Hi everyone, I'm Boo. And I'm Deb sa Tocampos Kitchen. Welcome po muli sa ating Filipino Food Series. Nasa letter M na po tayo, kaya ang ating lulutuin ngayon ay... Mechadong baka. Yes, napakasarap nito. Ito po ang ating mga ingredients. Ito ang ating baka. Ayan, 1.5 kilo of beef kalitiran. Tinawag na mechado ito kasi meron siyang mecha. Pinasok natin dito yung taba ng baboy. Pero baka ito, ang linagay lang natin yung taba ng baboy. Ganito, slice natin ganito, kakakapan. Ipasok natin sa loob para manatili siyang moist. Diba? Para pag i-slice mo siya, juicy. Oh, kung gusto nyo, pakita ko muli kung paano pagpasok. Yan. Yan, ipasok lang natin. Oh, yan. Yan. Oh, nakapasok na. Ito na. Ganito lang. Ganito lang ang pagpasok. Oh, mecha. Ang tawag dito, kaya tinawag na mechado. Kasi meron siyang mecha. Para siyang kandila. Alright. Oh, diba? Napakasarap nito. Ito yung traditional way. Oh, let us start. Okay, start na tayo. Bago tayo magsimula ng paggigisa ay i-fry muna natin ang ating beef. Yan. Habang pinapainit natin ang ating oil, ay medyo sangkapan natin ito ng salt para manuot na ang kanyang lasa. Lagyan natin ng salt. Yan. Incorporate lang natin ito at isa-isa nating i-dip sa flour para maganda ang ating pagprito. Para lalong mas maganda ang ating presentation. At saka pag pinrito natin, siyempre, may iba na naman siyang flavor na ibibigay sa atin, di ba? Napakasarap nung ganun. Alam mo ba yun yung nag-brown na siya? Tapos lalagyan mo pa siyang, iluluto mo siya para magkaroon ng sarsa. Di ba? Napakasarap nun. Malalasahan mo yung flavor nung ano, nung fats at saka yung flavor talaga ng beef. Pati yung mitsa niya eh, talagang mapiprito siya. Talagang masarap yan. Okay. O, gawin nating 2 batches para hindi naman masikip sa kawali. Toast natin every 5 minutes. Iba yung flavor nito pag sinry muna bago igisa. Para rin kung yung style ng asado namin, ganun po ang style. Ipa-fry muna siya bago igigisa at palambutin. Ito na po ang ating napritong beef. At ang huli po ay ang kanyang fats. Ayan. Idadark din natin ang fats para maganda ang presentation din. Para silang French fries na malalaki. Ayan. Okay na yan. I-off muna. Ito yung kanilang mecha. Mas maganda po yung ano, yung simple naman itong ating style ng mechado. Pero dinagdagan lang natin ng konting arte. Pampaarte itong mecha, di po ba? Yan kasi ang original, di ba? Noon nilalagyan pa nilang palaman yan eh. Tingnan niyo naman. Napaka-presentable ng ating ginawa. Yes. Okay. Ganyan pa lang, prito pa lang, mukhang masarap na, di ba? What more? Kung may sarsa na. Okay. Siyempre, next step, papalambutin na natin. Gagamitin natin ang ating pressure cooker. Para mas mabilis, gamitin natin itong pressure cooker natin. Kasi pag pressure cooker, 40 minutes lang, malambot na. Kung gusto ninyong yung slow cooking, siguro mga nasa 2 hours or 3 hours ang pagluto nito, ang pagpalambot. Okay, igisa natin sa ating mismong pressure cooker. Okay, itong ating garlic. Yan, sasalitsit na yung bawang. Yan, mabango na. Alagay na natin yung sibuyas. Dahan-dahan, nanginginig ang... Ito po si Bu, may tremor. Eh, nasakasi kan. Oh. Okay. Igisa nating mabuti ang ating tomato paste. Magsisilbing flavor ulit sa ating mechado.
mga 2 tablespoons lang ang ilalagay natin. Tansyahin lang natin. Okay, mga 2 tablespoons. Okay. Saka nata, Apeya. Oops, ito na. I-toast-toast natin. Ibang flavor na naman yun, yung toasted na tomato paste. Idagdag natin sa ating gisado ang ating toyo. Okay. Sige, halagay mo. Gusto mo ikaw ang maghalo? Ikaw na. Abot mo. Hindi, hindi ko nga maabot-abot eh. Dahil masyadong ma ano. Para haba yung mga ano mo, galamay mo. Sunod natin ang ating vinegar. Okay, ilagay mo. Yan. Huwag muna nating hahaluin. Bayaan mo muna. So, okay, ilagay na natin ang ating mga sangkap. Ay, ito muna. Ito muna ang ating fried. Sige, lagay okay. Muna. Tulungan mo. Ew. Oh. Lagay mo yung mga sangkap natin. Yan ang ating oregano. Pakita mo yung oregano natin. Ito yung dito, dito sa ano. Oregano and laurel. Bay leaf. Oregano. At ang ating bay leaves. Yung mga ano tawag nila dito sa oregano ito, gulgol. Gulgol. Oo. Yung mga dried herbs, yan. Okay. Lagay natin itong tubig para ilubog natin ang ating mitsyado. Oh. Yan, kailangan lubog siya. Yan. Okay, takpan na natin and wait for 30 to 40 minutes. Okay, after 40 minutes, magpiprito naman tayo ng patatas. Okay. When the oil is hot already, now, fry na natin ang ating potatoes. Huwag natin gagalawin hanggat hindi siya nawawalan ng tubig. Pag medyo hindi na pumuputok, that's the time na i-turn over natin. Okay. Pwede nang ibaligtad ang ating potatoes. Yan. Kailangan nating iprito ang ating patatas para mas masarap ang flavor nito. Diba? Pag naprito ang patatas, meron na naman siyang ibibigay na ibang lasa sa ulam. Ngayon, brown na ang both sides niya. Idagdag na natin ang ating carrots. Okay, pwede na po ang ating carrots. Na half cook na ang ating carrots. Ngayon, magbawas tayo ng oil. Dahil idadagdag na natin ang ating na pressure cook na beef. Ito. Ang ganda. Ganda ang lambot, nanginginig siya. Nanginginig. At saka yung amoy niya. Sarap. Ew. Tingnan mo yung mga mitsa niya. Andyan pa yung mga mitsa. Ang ganda ng ating mitsado. Wow! So yummy! Okay. Mix mo na. Dahan-dahan at napalambot ng gusto ang ating beef. Mas masarap yan. Diba? Mas masarap pag malambot yan. Okay, lagay natin itong ano, salsa. Tingnan nyo ito, salsa. Napakalapot. Wow! Haluin mo. Dagdag tayo ng kalamansi. Maglagay tayo ng dash of sugar. Yan, dash lang yan. Pampabalance lang doon sa... Asim. Asim.
And let's acid. Add on our bell pepper. Uy, ang ganda. Ah, diba? Lagyan natin ng liquid seasoning. Lalong pampagising ng lasa. Almost cooked na po ang ating mechado. Okay na, tapos na ito. Huwag natin i-overcook ang ating bell pepper para medyo crunchy-crunchy pa. Tsaka yung manamis-namis. Napakasarap ng ating mechado. Now we are ready to eat. Oh, pakita natin kung paano i-slice ni Debs para mapakita natin yung loob na juicy siya. Tingnan nyo, ha? Ayan, kalambot. Ayan, juicy sa loob. Ayan, makikita mo yung mitsa. Ayan, oh. Ayan po siya. Napaka-yummy. Tikman mo na. Tikman na natin. Lagyan mo siyang salsa para malasahan mo talaga. Yung kanyang ninamnam, yung kanyang asim at ang kanyang manamis-namis na salsa. Tingnan po natin kung ganong kasarap kumain si Debs. Naman. Kailangan ko lagyan mo ni nunay ka. Naman. Sarap. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Gumawa na kayo ng mechado. So please like, share, and subscribe. Ocampos Kitchen. Thanks for watching. We love you. Bye. Eh, bak nalo. Please. Please. Wait. Three. Please. Like, share, and subscribe at Ocampos Kitchen. Thanks for watching. We love you. Bye.